guys! Welcome back to my channel! Magsabit po tayo ng bagwa sa ating tahanan sa mga lugar na aking babanggitin. Kung hindi naman mababanggit ito, ay okay lamang kahit wala ka po nito. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing na nagtatanong po sa akin kung pwede daw po lagyan ng kanilang tahanan ng bagwa. Okay po lagyan ninyo, pero mas mainam yung aking mga babanggitin lamang. Yun lamang po ang inyong lalagyan. Kasi mas mainam na napakarami po kasi mga pampaswerte, yun po ang inyong ilalagay kung hindi po ganon ang pwesto ng inyong tahanan. Kung wala sa aking babanggitin, ay iba na lamang inyong ilagay, kagaya ng horseshoe. Ang horseshoe, kagaya po sa amin, ay okay na okay po siya. Basta pa letter U ang ayos, pataas ha, huwag po pababa. Negative po yun, X ang pababa, kailangan ay payo. Ngayon, kung kayo po naman ay kagaya na aking mga babanggitin ay isa po kayo dyan, yun po ang inyong lalagyan. Para makontra po ninyo ang kamalasan dala po nito. Ano-ano po yan? Ito po yung mga tinutumbok ang tahanan. Paano po ba daw yung tinutumbok? Naku po Lord. Ito po ang tinutumbok ha. Idodrawing ko po sa inyo yung tinatawag na tinutumbok. Ayan, marami kasi ako mga bossing na hindi po alam po yan. Ngayon, halimbawa, ito ang inyong tahanan. Yan, ito yung tahanan ninyo. Ngayon, ito ang kalsada. Kalsada, may kalsada rin dito. Dito, parang pati po siya. Yan. Ngayon, ito po ang sasakyan, dumarating na. Kayo'y tinutumbok, kayo po ay laging naiilawan ng kanyang sasakyan. Malas po yun. Sinasabi po nila, na kung sino daw po ang bahay na tinutumbok at laging naiilawan, alam niyo naman po kung ano ibig sabihin ng iniilawan ng ang isang tao, 'di ba po? Alam niyo naman po 'yan, 'yan. Ngayon, 'yun daw po ang mararating ninyo. Marami na akong nasaksihan sa ganyan. Or kaya po, dahil sa sila'y nakakaramdam na sila'y inaalat doon, 'yan po'y binebenta na nila. Kaya halos lahat ng aking mga kakilala na yan ang kanilang ano ay hindi sila ang original na may-ari po niyan. Nakailang sali na po yan. Dahil nga po, negatibo po ang lugar na yan. Sinasabi po nila na yung mismong lugar na tinutumbok na ito, ay yan daw po ay tirahan ng mga, kumbaga yung, di ba, ang dami naman pong space, di ba? Siyempre, kagaya ito, mga bahay-bahay po yan. Ang dami mga space. Pero yung tinutumbok na yon, special daw po yan para lamang sa mga bad spirit, sa mga espirito. At ayaw na ayaw po nila na matitirahan ang kanilang, ang pwesto po nila. Kaya minamalas yung tao na nakatira po doon sa tahanan na yon. Ngayon, yan po ang lalagyan nyo ng bagwa. Para po kung sino-sino man ang mga ano, ay hindi nyo masasagap ang lahat ng kamalasan na maaaring kung sino man ang dumadaan po dito. Diba? Liliko siya dyan, yan, kalsada. Liliko siya dyan, kalsada. Pero ikaw yung pinaka-special. Ikaw yung nasa gitna. Ikaw yung tinutumbok. Malas po yan. Dyan nyo po lalagyan ng bagwa. Yan, tuturo ko po sa inyo kung paano suswertin kayo. Hindi po basta nakabili lamang ng bagwa ha. Hindi po basta nakapagsabit, bumili, sinabit, hindi po ganon. Meron po tayong gagawin dyan para kayo ay tunay na swertin. O ito muna, babanggitin ko po muna yung mga hindi magaganda na lugar na dapat ay lalagyan po ninyo ng bagwa. Ngayon, ito na. Ganon din po yung halimbawa ikaw ay natatakloban ng mga malalaking gusali. Yung nagdidilim ang iyong lugar na tipo ba nang hindi ka na nasisinagan ng araw, mainam po na maglagay kayo ng bagwa. At ganoon din po yung inyo pong main door ay kaharap ay kanluran. Para po may kontra kayo, para hindi nyo masagap ang mga negatibo. Kasi mas mainam po kasi talaga, kung kayo magpapatayo ng bahay, ang inyo pong main door ay sa may silangan. At mainam pa ito na ang inyong main door ay hindi rin nakatapat sa mismong kalsada. Dapat po ay maglalagay din kayo ng bagwa kung ang inyo pong main door ay nakaharap mismo sa tapat ng kalsada. Kaya madalas, ako pinakakita ng kalaki-laking bahay
Ngayon, di ko na po tutukuyin dahil ako'y may kapitbahay na nanonood sa akin. Baka may malintikan. Ngayon, ganito. Ang laki-laki ng bahay. Alam niyo po ba? Ay di syempre, malaki ang bahay niya. Malaki ang space niya na dapat ay wala po kasi sigurado siyang alam sa mga pagdating sa mga punsoy, sa mga bawal at mga swerte na posisyon. Ang laki ng bahay niya. Pero, alam niyo po ba, kalaki-laki ng sliding door nila ng main door, pero ito ay nakaharap sa kanluran. Ano po, naganap sa kanilang tahanan. Hindi rin po ito mabenta-benta para akala mo'y haunted house. Ayan, negative po kasi yan. At ang masakna pa, ito po. Ay di, ito ang kanyang ano, tagusan. May pinto rin doon sa may silangan, pero tagusan lahat yan. At ang pinakamalaki niyang pinto ay sa may kanluran. Ngayon, kapag ang inyo pong pintuan ay tapat ng kalsada at ang inyo pong pintuan na main door ay katapat ng kaluran, lalagyan niyo po yan ng bagwa para po mataboy ang mga negatibo, makontra ang mga negatib. At sinasabi rin po nila na kung ang inyong tahanan ay merong malaking puno ng kahoy na hindi niyo maputol-putol kasi negative po yan yung nakakanlungan. Kumbaga, nalililuman po kayo ng malalaking building, ng malalaking punong kahoy. At yan po, huwag po kayong basta puputol ng malalaking kahoy, ha. Kayo po ay mag-aalay muna dyan. Meron pong ginagawa po dyan, hindi basta nakaputol. Dahil, kapag po matanda na yung punong kahoy, nakalaki-laki, may nakatira na po dyan. Huwag nyo po yan basta-basta puputulin at baka kayo ay mapahamak dahil ako ay merong kaibigan na ganyan ang naganap. Yun nga po, alam nyo po ba, basta niya na lang ipinutol. Aba, alam nyo po ba, yun po, basta masamang sabihin sa bibig. Basta, hindi ka makamaniniwala dahil nag-iba talaga itsura po niya. Talagang, kasing idaring kulaang, pero ang edad po niya ay parang mga 90 na, na sobrang kulubot-kulubot talaga. Parang akala mo'y kahoy ang kanyang katawan. Nakakita na po ba kayo ng ganyan? Yun po, tunay po yan. Maniwala kayo hindi, bahala po kayo. Basta sinishare ko lang ang aking nasaksiyan. Kaya, huwag kayong basta-basta makakaputol ng mga matatandang punong kahoy. Mag-aalay muna kayo dyan ng mga panalangin, manok, ganon. Marami pong inaalay po dyan at yan po ina-i-video ko na rin. Pero ito, babagitin ko na rin kung ano mga iaalay po natin, ha. Mag-aalay kayo ng manok. Yan sabi nila, ay sabi, fried chicken, pero siya sabi, yung buo, tapos bawal din banggitin. Basta ayoko nang banggitin yan. Basta yon manok, mag-aalay kayo. Bawal po kasi banggitin yon. May phobia na ako dyan. Ngayon, ganito. Ngayon, kapag po kayo napag-alay na ng manok, mag-aalay din kayo ng bigas, mag-aalay kayo ng konting alak. Kahit yan po ay lapad, pwede na po yon. At pagkatapos, mag-aalay kayo ng ilang coins. Kasi yung coins, pantaboy po yan ng malas. Yung pong coins, takot dyan ng mga negative. Mag-aalay din kayo ng coins. At pagkatapos, meron pong dasal dyan na ginagawa para yung kumbaga hindi magalit sa inyo kung ano man yung mga nakatira sa matandang puno. Ayan. At pagkatapos po yan, or kaya, lagyan nyo na lang ng bagwa. Kung talagang ayaw nyong putulin, ay bahala po kayo. Lagyan nyo na lang ng bagwa para pantaboy sa mga negative at hindi kayo malasin. At pagkatapos po niyan, sinasabi rin po nila, kung ang inyo pong main door, ang inyong tahanan, ay katapat ng mga bulubundukin. Yan po, negatibo rin. Or kaya po, ang inyo pong tahanan, ay katapat ng, halimbawa, ito po ay parang balon, yung ganon. Or kaya po, ito po ay, yun nga po, drainage. Or kaya po, yung mga umaagos na tubig. Ayan. Yung po ay negative din. Kaya kailangan may bagwa ka rin po dyan. Yan po ay dapat may pangontra kayo dyan kasi yung mga negative na yan, yung mga nabanggit kong yan, ay sa inyo ang punta ng tahanan kung kayo ay walang pangontra. Kumbaga, accept lang kayo na accept ng mga negatibo. At napakaganit po dyan ang swerte kapag po ganun ang nangyari. Napakaganit. Kaya mas mainam na kayo po ay merong ganyang pangontra para instead na kayo po ay alatin sa buhay, parang may harang sa malas at instead na malas ay swerte na swerte ang papasok po sa inyong tahanan. Ayan. Ngayon, kung halimbawa naman po kayo ay hindi ganyan, kumbaga inyong tahanan ay wala namang ganyan, ay pwede pong huwag na kayo maglagay ng bagwa. Iba na lang ng pampaswerte ang inyong lagay. Kasi marami mga pampaswerte, lalo-lalo na kung wala ka namang ganyang sitwasyon na kagaya ng aking mga nabanggit, ay kagaya ng horseshoe. Ang horseshoe, napakainam po niya. Basta kailangan, ang horseshoe ay paleter U, ha? Paleter U. Ganyan po lagi. Ganyan ang ayos. At,
Huwag na huwag pa ganyan, ha? Huwag pataob. Negative po yan. Dapat ay pataas para positive. Pataas ang buhay. Paangat ang buhay. Hindi po lagi na lang tayong kayod kalabaw na. Sa hirap at hirap pa rin ang resulta po ng ating buhay. At nauwi pa to sa maraming utang. Negative po yan. Kapag kayo nalubog sa maraming utang, hindi ka nakakaraos sa araw-araw at ikaw po ay panay hirap at hirap na rin at panay malas na lamang, negative po yan. Kaya kailangan kontrahin po natin yung negative para hindi natin makamitan po yan. Marami po mga pangontra. Basta ikaw ay naniniwala at alam mo ang mga dapat gawin, ay nako, walang dahilan para ikaw po ay maganda lubog-lubog sa utang, kumayod kalabaw, eh hirap at hirap pa rin sa wala't wala at lagi na lamang ikaw ay inaalat. Hello po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel Think Positive. Salamat po mga bossing, Think Positive at lahat pong mga pinagdadaanan po natin problema ay pagdadaanan lamang po natin yan at hindi natin yan tatambayan, lalo-lalo na mga bossing ko na napakarami ng alam. Hello po.